fun with K-12 lessons. Don't forget to subscribe! Encomienda. Unang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa kolonya ang sistemang encomienda. Ang encomienda ay teritoryong ipinagkatiwala sa mga conquistador. Tulong kaalaman! Ang conquistador ay sundalong Espanyol na nakatulong sa pagpapatupad at pagpapalaganap ng kolonyalismo. Batay ito sa kahilingan ni Miguel Lopez de Legazpi na siyang naging kauna-unahang gobernador-general sa Pilipinas. Ang paggawad ng encomienda ay nagsilbing pabuya o gantimpala sa mga Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Encomienda bilang pabuya sa conquistador. Sa ilalim ng sistemang encomienda, ibinibigay lamang sa taong ginawaran ng encomienda na tinatawag na encomendero ang karapatang maningil ng buwis sa mga mamamayang sakop ng encomienda. Maaari niya itong gawin sa loob ng tatlong henerasyon at pagkatapos ay kailangan na niyang ibalik sa pamahalaan ang encomienda. Itinuturing ang encomienda bilang isang administratibong unit para sa koleksyon ng buwis. Tungkulin ng encomendero na maningil ng buwis sa kanyang nasasakupan. Ang tagasingil niya ng buwis ay ang Cabeza de Barangay na kadalasan ay dating datu na sa ilalim ng pamamahalang Espanyol ay nagsilbi na lamang taga-kolekta ng buwis. Tulong kaalaman! Ang Cabeza de Barangay ay pinuno ng barangay sa panahon ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ibinibigay ng Cabeza de Barangay ang kanyang nakolektang buwis sa encomendero. Ang buwis na sinisingil sa mga kalalakihang 15 hanggang 60 taong gulang ay nagkakahalaga ng 8 reales sa loob ng isang taon. Maaari din namang sa anyo ng ani o sa pilitang paggawa ang buwis na kailangang ibigay sa encomendero. Bilang kapalit, tungkulin ng encomenderong protektahan ang sakop ng kanyang encomienda laban sa mga nagtatangkang guluhin ang kaayusan nito. Tungkulin din ng encomendero na suportahan ang pagmimisyon ng mga praile sa kanyang encomienda at masigurong maging Kristiyano ang lahat ng mga tao sa kanyang nasasakupan. Mga pang-aabuso ng encomendero. Nagbigay daan ang sistemang encomienda sa pagdanas ng pang-aabuso ng mga katutubo. Una, nakabigat sa kanila ang 8 reales na buwis na kailangang bayaran sa encomendero. Bukod dito, nakadepende rin sila sa kagustuhan ng encomendero kung anong anyo ng buwis ang kanyang hihingin. Naging sanhi din ang sistemang encomienda ng pagkakawatak-watak ng mga katutubo sapagkat ang mismong naniningil sa kanila ng buwis, ang Cabeza de Barangay, ay kapwa nila katutubo kung kaya't ang nakikita nilang direktang sanhi ng kanilang paghihirap ay kababayan nila. Ang mga pang-aabusong dinanas ng mga katutubo sa kamay ng mga encomendero ay nagbigay daan sa mga praile na hilingin ang pagpapatigil ng sistemang ito sapagkat sila ang naging sumbungan ng mga katutubo. Thanks for watching!